preview. Buong taon, binibisita ng mga bagyo ang Pilipinas. At kasama na riyan ang bagsik ng pagbaha. Sigurado ka bang ikaw ay ligtas? Alam niyo ba na ang kaunting pulgada ng tubig na galing sa tubig baha ay maaaring magdulot ng milyon-milyong pinsala? Alam niyo rin ba na ang flash floods ay may kakayahang magdala ng tubig na may taas mula 10 hanggang 20 talampakan? At isa sa mga dahilan na nakakapagpataas sa peligro ng pagbaha sa isang lugar ay ang mga panibagong konstruksyon sa lupa, lalo na ang mga nakakaapekto sa natural na daluyan ng tubig. Pero ano nga ba ang baha o ang flooding? Ang pagbaha ay kadalasang dala ng pag-apaw ng tubig sa mga ilog at karagatan dahil sa labis na pagbuhos ng ulan sa loob ng maikling oras. Ang pagkatunaw rin ng mga yelo mula sa snow ay nakakadagdag sa pagbaha sa ibang lugar. Hindi lang yan, kundi ang mga nagbarang basura sa mga kanal ay ang pinakamabilis na nagdudulot ng baha kahit sa pinakakonting ulan lamang. Masasabi rin na ang flash floods ang pinakadelikado o nakamamatay na uri ng pagbaha dahil di tulad ng normal na pagbaha, ito ay nagdadala ng mabilis na pag-agos ng matataas na tubig pababa ng mga ilog. Ano naman ang mga maaaring maging epekto ng pagbaha? Ang baha na mabilis dumadaloy ay maaaring magdala ng malalaking debris o basura na may kakayahang tangayin ang mga tao. Hindi rin ligtas ang mga tao na marunong lumangoy dahil na rin sa mga posibleng undercurrents at hindi malamang lalim ng tubig baha na nagiging sanhi ng pagkalito at pagkalunod. Ito rin ay may kakayahang buwagin ang mga daanan, tulay, at kahit ang mga rilas ng tren na nagpapahirap sa transportasyon at pagpapahatid ng tulong. Ang mga telephone at power lines ay madalas din na naapektuhan ng labis na pagbaha na nagdudulot ng pagkaputol ng komunikasyon sa mga napinsalang lugar. Hindi rin maiiwasan ang pag-contaminate ng mga tao sa mga bakterya at virus dala ng mga kanal na umapaw. Pagkatapos naman ng lahat, ang putik na dala ng mga pagbaha ay nakakadagdag rin sa mga pinsala. Bilang isang bansa na laging tinatamaan ng mga bagyo, hindi dapat magpakakampante ang bawat isa sapagkat marami itong hindi magandang maidudulot. Bagkus, dapat siguraduhin handa ang lahat sa iba't ibang aspeto sa kung anumang mga posibleng mangyari. May mga pwedeng gawin ang mga mamamayan mula sa kanilang mga bahay at kapaligiran, pati na rin ang gobyerno at ang organisasyon upang mabawasan ang mga masasamang epekto o dulot ng bagyo. Isa na ron ay ang pagkakaroon ng early warning system upang malaman ng mga mamamayan ang lagay ng kanilang lugar at sila ay maging alerto na siyang makakatulong sa kanilang pagdedesisyon. Magsagawa ng vulnerability analysis para matukoy ang mga lugar na siguradong babahain at makapagplano ng alternatibo upang matukoy kung ano at saan ang mga dapat tutukan. Turuan ang mga mamamayan ng bawat lugar ukol sa iba't ibang impormasyon at aralin ng baha o flooding. Ito ay makakatulong sa paghahanda ng bawat isa sa mga posibleng dulot ng nasabing disaster. Base sa mga nailistang pag-iwas o pagbawas ng mga epekto ng pagbaha, magkakaroon na ng ideya ang mga mamamayan kung paano makakapaghanda sa pagdating nito. Ipaskil ang mga safety at preparedness measures pati na rin ang evacuation plans sa mga lugar na madali itong makita. Ito ay unang hakbang sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa loob ng isang komunidad. Mag-imbak ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit, gamot, pito, flashlight at iba pa para maging ligtas kahit saan man mapunta ang mga mamamayan sa oras ng sakuna. Mangunat sa capacity building na maghahanda sa bawat isa sa pamamagitan ng pagbibigay dagdag kaalaman at mapahusay ang kanilang mga abilidad sa pagharap sa mga bahang darating. Sa mga panahon ng tag-ulan at may mga parating na bagyo, ang pagiging handa ay labis na makakatulong sa bawat isa at ang pinakamahalaga ay tandaan ang mga dapat alamin at gawin para maging ligtas. Iyon ay ang mga susunod. Maghanda ng emergency survival kit para sa buong pamilya. Alamin ang pasikot-sikot sa inyong komunidad.
lalo na ang mga mahalagang lugar tulad ng evacuation area. Maging alerto lalo na kung ilang oras nang bumubuhos ang malakas na ulan dahil maaaring magbaha anumang oras. Siguraduhin handa ang bawat miyembro ng pamilya at alam nila ang kanilang mga responsibilidad. Tuklasin ang peligrong dulot ng malakas na ulan at mabilis na pagtaas ng baha sa inyong komunidad. Ang mga nabanggit ay mga simpleng paalala lamang. Ikaw ba at ang iyong pamilya ay handa na? Sa kasagsagan ng pagbaha, mahalaga lamang malaman kung ano ang mga dapat gawin upang makaiwas sa mas malubhang peligro. Narito ang ilan sa mga dapat tandaan sakaling makaranas ng pagbaha sa inyong tinutuluyan. Patayin kaagad ang main circuit breaker ng kuryente bago pa tumaas ang tubig baha. Maging alerto at mag-ingat sa posibleng electric shocks. Agarang lumipat sa mas mataas na lugar at mag-antay hanggang ligtas nang bumaba. Umiwas sa tubig baha hangga't maaari dahil posibleng itong magdala ng sakit, mapanganib na kemikal, matutulis na bagay at ang posibilidad na matangay nito. Sakaling kinakailangan talagang lumusong sa tubig baha, pumili ng lugar na may kalmadong tubig at gumamit ng bagay na magsisilbing gabay upang pakiramdaman ang iyong nilalakaran. Kung ikaw ay nagmamaneho at nakaengkwentro ng bahang daanan, makabubuting umiwas na lamang dito sapagkat mas mataas ang posibilidad na mayroon itong bukas na manholes o malalaking kanal. Kung tumirik ang iyong sasakyan, mabuting iwanan na lamang ito at lumipat sa mas mataas na lugar. Bilang parte naman ng emergency response o ang mga aksyon na ginagawa sa kasagsagan ng sakuna na naglalayong makapagligtas ng mga tao, ari-arian at ng kapaligiran, narito ang ilan sa mga dapat pagtuunan ng pansin. Magsagawa ng search and rescue operations. Ngunit upang masagawa ito, kinakailangan ng mga highly trained individuals na siyang otorisado para dito dahil sila ang may labis na kaalaman sa mga bagay tulad ng paghahanap ng mga miyembro ng komunidad na nangangailangan ng tulong. Magbigay ng humanitarian aid. Ang pagpapadala ng tulong tulad ng mga basic needs sa mga naapektuhan ng sakuna ay nakakatulong din sa pagpapagaan ng kanilang loob at makaahon sa kanilang pinagdadaanan. Magsagawa ng damage assessment, kung saan dito ay maaaring mangolekta ng kritikal na impormasyon na makapagbibigay ng kamalayan sa publiko ukol sa sitwasyon. Tapusin ang clean-up process. Matapos masuri ang komunidad, nararapat lamang na ituloy ang paglilinis upang malaman kung aling mga lugar pa ang nangangailangan ng rescue. Pagkakaroon ng tuloy-tuloy na komunikasyon at koordinasyon. Sa tulong nito ay mas mapapabilis ang pagbangon dahil binibigyan nito ang publiko ng sapat na impormasyon sa nararapat nilang gawing aksyon. Hindi natatapos sa pagtama ng isang bagyo ang paghihirap na dinaranas ng bawat mamamayan sapagkat mayroon pa itong mga after effects na kinakailangan pangharapin upang maibalik ang kanilang normal na pamumuhay. Upang makamit ang pagbawi mula sa sakuna, may maaaring sundan para dito. Ang una ay ang rehabilitasyon, kung saan mayroong mga bagong economic opportunities na makakatulong sa pagpapabuti ng kalupaan na naapektuhan. Pangalawa ay ang reconstruction, o muling pagtatayo ng mga gusali at infrastruktura bilang isang hakbang na mag-uudyok sa mga mamamayan na makita ang kahalagahan ng pagkakaisa. Maaari ding maging boses ng mga taong apektado at nangangailangan para sila ay maabutan ng tulong. Gayun din ang pagpapabuti sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng pagbahagi ng kaalaman at bagay na makakatulong sa kanila sa iba't ibang aspeto. Nararapat din na immobilize ang mga resources kung saan magiging maalam at handa ang bawat isa sa mga posible pang mangyari. Sa pagtapos ng malalakas na hangin at ulan, kailangan na maging handa pa rin sa mga posibleng dulot o epekto nito. Narito ang mga dapat tandaan upang makabangon mula dito. Maging alerto sa mga power lines at nasirang parte ng mga bahay o gusali na maaaring magdala ng peligro. Linisin maigi ang mga binahang gamit na pwede pa rin gamitin upang hindi magkasakit tulad ng diarrhea. Iwasan din ang contact sa tubig baha. Huwag basta kakainin o iinumin ang mga maaaring contaminated ng tubig at pagkain. Huwag ding pumunta sa mga disaster areas para maging ligtas at hindi maabala ang mga rescue and relief operations. Hindi dapat makampante kahit na nakaalis na ang bagyo. Dapat lang na maging handa at alerto pa rin. Sinasabi mo bang kaya mong sundin ang mga ito?
mga disaster ay hindi basta-basta mapipigilan. Ngunit kaya itong harapin at pagtagumpayan sa maraming paraan. Para sa kaligtasan ng lahat, narito ang mga emergency hotlines na maaari nating tawagan sa oras ng sakuna. Nararapat lamang na tayo ay maging handa at maging alerto sa anumang bagay. Ibahagi ang kaalaman sa isa't isa at sama-sama tayong maging ligtas sa sakuna.